Mga kapuso, atong kamustahon ang dagan sa tourism industry karon sa Sarangani Province, ingon man sa kinatibuk-ang Sokxajan Region. Kauban ang Regional o Provincial Tourism Council Chair, si Ma'am Michelle Solon. Ma'am Michelle, maayong buntag at welcome po sa At Home with GMA Regional TV. Kamusta po kayo, ma'am? Maayong buntag sa tanan. I am good. Thank you, RGL, for inviting me to your show. Maayong buntag sa tanan. Ma'am, from the previous years, ano po ba yung mga tourism sites sa Sokxajan Region, lalo na sa Sarangani Province, ang most visited ng mga local and foreign tourists? Well, sa amin dito, it's really the beaches, and no, the one in Glan is really top of mind. For foreigners din, syempre may scuba diving din po tayo. And then prior to the pandemic, we also had a lot of visitors na pupunta dito para mag-paragliding. So we also have such a world-class paragliding site. May river tubing din po kami dito, which is also one of the top destinations na binibisitahan dito. Tsaka marami pong other waterfalls and other sites dito sa amin, cultural sites na binibisitahan din. Wow, habang minimension mo lahat ng mga sites na yun, ma'am, namimiss na namin gumala. Ma'am, sarap sana gumala. Ma'am, do you see any positive effects sa environment dulot ng mga leisure restrictions na ipinapatupad ngayon, lalo na sa mga beaches dyan sa Sarangani Province? I definitely see na nagkakaroon po siya talaga ng positive effect because nagkakaroon ng rest yung ating mga assets sa turismo. So, sa nakikita namin nga yung mga owners namin na scuba diving operators, marami po silang sightings of marine mammals and fishes na normally hindi natin nakikita, mas nakikita ngayon. So you could sense na parang nagkakaroon ng regeneration sa underwater assets natin at saka that invites the bigger fishes to come, ano? And then of course sa sa nature natin, dahil wala masyadong human activity nangyayari, talagang it is healthier for our rivers, healthier for our forest areas. So in a way, it's positive for the ecological na nagkakaroon tayo ng rest, no? Ang medyo talagang affected is really the economic kasi syempre marami tayo hindi nagplan na magkaroon ng ganitong panahon, and actually marami nga nag-invest pa kasi expansion yung tingin nila for 2020. Ma'am, maliban sa mga magagandang beaches ng Glan, ano pa po ba ang mga local tourist destinations na hindi pa masyadong nadiskubre ng karamihan na pwedeng bisitahin sa Sarangani Province? Siguro when the time comes na things are better, I would really love for you to see yung mga waterfalls namin. You know, in Kiamba, ano kami doon eh, actually, it's a waterfall highway. We have probably about 7. Tapos yung other sites na makikita natin na hindi masyado siya na it's like seeing turtles na nagahatch, 'di ba? Those are also wonderful things to see. In the entire of Sokxajan naman, marami talagang assets ang Sokxajan in terms of farm tourism all the way down to cultural tourism. So may mga places tayo na nandito pa, buhay pa ang ating mga manglilikha, they are actually mga national treasures natin, and they are the artisans na buhay pa. So you can actually visit, makikita mo yung mga trabaho nila on the tabi, and then makikita mo rin yung trabaho nila on yung mga mats, na mat weaving, na pa'y mga things na dapat ma-explore at maintindihan. Para siyang, kung sa estudyante ka, social science live. Ma'am, ngayon, nagsimula na po bang magbukas ang mga tourist destinations sa Sarangani Province at Sokxajan Region para po sa mga local tourists? At ano po yung mga protocols na ipinapatupad natin? Sa ngayon, we had a trial, like sa Glan at several areas, nagkaroon ng trial of opening. They follow the protocol. Meron pong limited number yung isang resort of accepting guests. Tsaka dapat may social distancing. The usual na health protocols, sinecheck yung temperature,
talagang ina-ID yung mga dumarating. However, because of the recent cases of local transmissions, ngayon ang ating mga mayors, binibigyan sila ng wisdom ni God to how to counteract the problem. And recently, they have not fully opened their doors. They are partially closing some of the borders para lang to make sure we can contain. Ma'am, as the Regional and Provincial Tourism Council Chair, ano po yung mga strategies na planong ipatupad ninyo para unti-unting maibalik ang siglan ng turismo ng Sarangani Province? The number one strategy talaga namin ngayon is really to support our LGUs. Because the faster we heal, the sooner we open. Kaya ang strategy talaga ng namin ngayon is actually, number one, nagkakaroon kami ng consultations. And then from the consultations, pinag-aaralan ano mga protocols. So inaaral na ngayon ang mga protocols when the time comes na we're ready to really open. Kasi sa ngayon, at the moment, sa Soxargen, nagkakaroon na rin po kami ng mga cases of local transmission. And at this time, it is really not encouraged muna to really do tourism. So ang tourism namin is really for your locals lang. So sabihin natin kung taga Sarangani, kasi Sarangani ka lang pwede umikot. If you're outside of Sarangani, hindi muna pwede pumasok until we fully go back to zero COVID status and our visitors are sure and safe, no, to visit us. And at the same time, also the visitors that are arriving are also safe. Mama, gaano po ba katagal yung possible na pagbukas ulit ng mga tourism sites dyan sa Soxargen region? Yung sagot ko dyan, Argel, very soon. Very, very soon. You know why? Sinasabi ko na very soon. It's because nakita ko talaga yung unity dito sa Region 12, the unity of all our local chief executives, and everyone is helping everybody. Alright, daghang king salamat, Ma'am Michelle, sa imong oras ug higayon nigihatag sa At Home with GMA Regional TV. And stay safe and healthy po sa tumaka puso diha sa Soxargen Region. Salamat kay Argel. God bless you. Kini ang At Home with GMA Regional TV.